Nag-comment kayo? Nagbasa ko. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala si Lian Austria, isang sikat na arkitekto dito sa kwarto ko. Char! What's up, my dude? It's Ella here, and welcome to my first ever reaction vlog. Actually, this is going to be my first vlog ever, so please hit like and subscribe. Tapos, turn on the notification bell for more updates. Tapos, guys, share na rin para makatulong tayo sa ating kapwa Arki students and classmates. So, for today's video, tayo ay makikinig at magre-react sa dalawang magaling at guwapitong arkitekto na nagmula sa National University. Okay, so for sure guys, bibihagi nila kayo dahil sila ay tunay na big brain. Okay, mga kapwa Arki students, are you ready? Kasi hindi ko na ito papatagalin. Without further ado, let's start this video in 3, 2, 1, okay! Panibagong video na naman ng UAPSA. Nung nagtatayo ng mga building, okay? Tatayo ko pag mga my friend, I'm so on that registered building. So really sound effect. Okay guys, for our first speaker, baka malito kayo. Hindi siya si Slater Young. Kumukha lang na yun. Okay? Okay, siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Science, Major in Architecture, at nakapagtapos na rin siya ng kanyang Master's Degree, Major in Cultural Heritage sa University of Santo Tomas. Meron na siyang 6 years of experience sa field ng architecture. Sana all! Okay, so nag-start din siya magtrabaho sa National University mula noong 2019. Okay, so guys, ngayon ibabahagi niya sa atin kung ano ang ibig sabihin ng urban planning, kung ano yung misconceptions ng mga tao sa urban planning, at saka yung importance noon, at saka yung thoughts niya about urban planning dito sa Pilipinas. Okay, excited na ba kayo makita ang Slater Young ng National University? Okay, let's start this. Let us all welcome Architect Arjo Muriel P. Castaneda, UAP. Yes guys, good morning. Ito nga pala tayo magre-react sa isa na naman pinakaabangan and most requested. Teka lang guys, huwag kayong malilito. Architect Castaneda nga pala para sa panibagong video na naman ng UAPSA. So, kung may naiisip kayo, nakamukha ko o ginagaya ko, hindi ito yun. Okay, so ako lang to. Ako lang to, guys. De, joke lang. Start na tayo ngayon na sa pag-react ng tungkol sa SkyPad. Hindi, joke lang. Akala ko si Yo. Yun. Si R. Ano talaga? Iba. Since World Architecture Day nga pala ngayon, naimbitahan na naman tayo bilang isang maging guest speaker. Tapos, pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa history ng urban planning. Medyo formal tayo ngayon. Hindi po ako tatawa. Wala pong nakakatawa. Ay, seryoso tayo kasi seryosong topic ang aking pag-uusapan. Huwag kita tawa, nag-video ko eh. Okay, para sa World Architecture Day, para sa additional na kaalaman na naman natin, ito lang yung magiging maliit na ambag ko para sa inyo. Ito nga pala ang segment na pinakamagatang ganda ka. So, yung ganda ka na yun, pag-uusapan natin yung City Beautiful Movement. Okay, kaya siya pinamagatang ganda ka. Kasi titignan natin, maganda ba talaga ang City Beautiful Movement? Or how beautiful is the City Beautiful Movement? So bakit nga ba City Beautiful Movement ang gusto kong pag-usapan? Since ang binigay sa akin, History of Urban Planning,
Well, para sa kaalaman ninyo, ang una kong kinonsider na i-discuss sa inyo is ang Intramuros. Kaso, masyado na kasing maraming study regarding Intramuros eh. Siyempre, sought after na subject. Ngayon, wala kasing masyadong nagkakaroon ng interest nung American period natin. Kung titignan kasi natin yung timeline, basically, ang timeline lang yan is kapag sinabi natin city urban planning or urban design ng Spanish colonial times, automatic Intramuros yan. Kasi Manila was Intramuros before. Pagdating naman sa American era natin, American colonial natin, ito na yung City Beautiful Movement. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na malaki ang naging impact ng mga Amerikano sa buhay natin. Kung paano tayo mag-isip, kung paano natin appreciate yung mga bagay-bagay, yung overall na pananaw natin, di ba? Kasi pag sinabi natin galing USA, matibay siya kaagad. Doon na nagsimula yung colonial mentality natin. Doon. Okay. So guys, sa mga hindi nakakalam, yung colonial mentality, yun yung parang yung mga Pilipino, mas tinatangkilik nila yung mga produkto ng ibang bansa kaysa sa produkto natin mismo. Okay? Hindi na tayo. Na nag-flourish yung pagiging mentalidad natin ng pagiging kolonyal. Ayun. So, yun yung mga bagay na gusto nating makita regarding ano yung mga impact ng City Beautiful Movement sa atin bilang mga Pilipino at kung ano yung mga naging impact niya dito sa Manila. Yung 1905 plan ni Daniel Burnham, marami siyang vision doon. Kaya nga, sinabi niya dati na make no little plans, di ba? Yun, sobrang laki, sobrang lawak. Hindi lang about architecture, pero it's all about solving the pathology, yung sociology na rin, pati sanitation. Lahat yun, na-cover ng City Beautiful Movement. Lahat yun, na-cover ng 1905 plan ni Daniel Burnham. Ganun siya ka-grandeur mag-isip. Paano natin mas ma-appreciate ang City Beautiful Movement kung hindi natin nakikita ng personal? Kaya ang vlog na ito ay very special para sa World Architecture Day. Ito ang gagawin natin. So, let's go! Sorry, meron na pa-change outfit! Can you call Arkis? Proud. Lechur. Ayan, diba? Enjoy yan, Brad. Tara. Tayo dito, no? Espanya na tayo. Bale, Kamalas-malasan. Nabot pa tayo ng bagyo sa daan. Wala pala akong GoPro, so tamang ano lang. Tamang montage lang tayo dito. Dito nga pala ako sa tapat ng Uste. Mamaya, pupunta na tayo ng Luneta. Mamaya, didiscuss ko sa inyo yung City Beautiful Movement. Game. Sa mga hindi nakakaalam, no? At dito nga pala ako nag-aral for 5 years. Nang architecture. Yeah, building ng Arki. Good.
Dito ako tumira for 5 years. Kung saan naging karumik si Sir Jeboy ng 2 years. Na ngayon ay nagtuturo sa... Siyempre naman, no, pagka sinabi natin na successful o maunlad ang isang bansa, eh meron tayong isang matibay na postal system. At siyempre naman, no, diba, kitang-kita natin yung pagkakolonyal ng style talaga ng post office. Okay guys, so yung post office natin dito sa Pilipinas, nasaksihan na niya mula nung American colonial hanggang sa Battle of Manila noong 1945. Kasi ito ay isang example. Best example siya ng American colonial architecture dahil sa neoclassical style niya. Ayun, napapakita na agad yung colonial yung coloniality. Yung pagiging colonial. Napapakita dito sa post office na to. Ang arkitekto ng post office na to ay si Juan Arellano together with Tomas Mapua kasama ng isang American architect na si Ralph Doan. Okay? So, continue tayo. Building natin, di ba? Alright. Si Kuya, yun o. Niligo si Kuya. Nililigo pa dun. National Museum! So guys, itong National Museum din, isa rin siyang example ng American colonial architecture dahil sa kanyang neoclassical style na ginawa ni, ang architect dito sa ating National Museum ay si Antonio Toledo. Okay? So let's continue again. Hello my friend! So ito ang dating legislative building noong hindi pa siya nawawasak ng gera. Kaya kung titignan nyo, sa legislative building natin or sa House of Congress natin, may tinatawag na lower house tsaka upper house, diba? Kadalasan yung mga senators nandun sa taas kasi meron dyan yung session hall nila, dalawa yung palapag, so yung nasa taas yung mga senators, yung nasa sa ground floor yun yung mga congressman, yung mga representatives. Kaya sinabi lower house tsaka yung upper house. Dang, time check mga kaibigan, no? 6:17 na lang gabi. So, sakto. Andito ta. Reta. At night. Tapos, yun. Asa na. Yun. Somewhere yung ano doon. Yung triangle doon. Yun yung kilometer zero. So, basis lahat yun. Ng measurement natin, ng distance natin sa lahat to any point of Luzon. Okay. So, wait lang, share ko lang sa inyo. Alam na yung meme na sa Luneta, yung may chismosa, ang dalawang nanay na chismosa, tapos nag-uusap sila, nagkasagot sila ng ano, ng assignment na ngayon ng mga, ng anak nila, kasi nga, diba, online na yung class ngayon. So, nagkasagot sila ng assignment. Tapos, nagtatalo sila. Sabi, saan ba naro si Rizal? Sa Luneta ba o sa likod? Wala, ayaw mo na. Hindi ko lang tatalo sa kikima, sir. Bakit nga ba tayo nandito sa Luneta na medyo maingay, tas madilim pa, tas medyo sketchy, di ba? So, andito tayo ngayon sa Luneta kasi dito nag-originate or dito yung pinaka-focal point ng urban design ng City Beautiful Movement. Konting history lang, no? Kasi alam nyo naman yung Treaty of Paris, di ba? Nandito tayo para medyo maliwanag. Alam nyo naman yung Treaty of Paris, di ba? So, ang Treaty of Paris kasi, yun yung binenta tayo. Kung tama yung term ko, parang binenta tayo ng Espanyol sa mga Amerikano. So, pinaubayan na tayo sa mga Americans that way. Ang mga Amerikano na yung bahala sa atin. So, isa ang City Beautiful Movement para i-beautify o para ayusin ang overall urban design ng Metro Manila. No, hindi natin alam na napakalaki pala ng impact ng City Beautiful Movement sa atin din, ating colonial mentality, di ba? Sabi nga ni Sir Jeboy, nabasa ko sa
isa sa mga papers niya, kung ang approach ng mga Espanyol is sakupin tayo through religion, through faith, ganyan. Isa sa mga way para sa sakupin tayo ng Americans nun is through benevolent assimilation. Pag sinabi natin yun, benevolent assimilation, yun yung way para i-civilize tayo. So, nung time kasi na yun, naiwan tayo eh. After 300 years of Spanish regime, Spanish rule, ano na mangyayari sa atin, mga Pilipino, di ba? What will happen to us? Saan tayo pupunta? Paano tayo simula? Eh, nandiyan yung mga Americans. Sila na yung gumawa ngayon ng pinaka-urban development or parang city planning ng capital natin, which is ang Maynila, which gave birth to the city plan na kinumisyon naman si Daniel Burnham. Nag-introduce sila ng isang city plan wherein ang government centers natin ang nasa sentro. Mamaya, papakita ko sa inyo yung pinaka-plano. Tapos ituturo ko sa inyo sa mapa kung nasaan yung mga places noon, di ba? Ang City Beautiful Movement, kung mapapansin ninyo guys, nasa gitna ang civic centers. Government ang importante sa City Beautiful Movement. Gobyerno, sila yung nasa gitna. From that point, magre-radiate na siya palabas. Radial, kumbaga sabihin nga natin. Kaya kung mapapansin nyo, yung city, yung plano, yung mapa na pinrovide ni Daniel Burnham, maraming rotunda. Kasi nga, radial yung approach, diba? Nung time na yun kasi wala pa naman mga stoplight eh. Ang rotunda kasi ang pinaka-isa sa mga best way para ma-regulate ang traffic flow sa isang intersection. Okay? Ayun. So, benevolent assimilation. Balik tayo dun. Binigyan tayo ng batas. Binigyan tayo ng sistema. Binigyan tayo ng napaka-systematic na government din. Yan. So, ang gitna nun, ang pinaka-focal point nun, itong luneta. Napaka-historic na ito eh. Ginawa nila yon kasi gusto nila i-preserve yung culture natin. Nakapuloob ang intramuros sa City Beautiful Movement kasama ang preservation ng intramuros sa City Beautiful Movement. Isa sa mga importanteng na-solve ni Daniel Burnham noon is yung sanitation. Kasi iniwan tayo ng mga Espanyol na sabihin na natin walang malinis na walang maayos na sanitation system, wala tayong masyadong magandang palikuran, wala tayong masyadong magandang sewage. At isa pa, nagkaroon ng sistema or na-anticipate na niya yung pagbaha-baha. Alam niyo ba na ang City of Manila is dating marshland. Tapos ang alam ko dyan, ang dating pangalan niya is Sulukan. Yung Sampaloc, kanina pumunta doon sa Sampaloc. Pupunta doon sa area na yun kasi nga yun yung binaba. Sa gumagabi na guys, kailangan ko ng umuwi muna. At least napunta tayo dito sa Luneta. Napa-experience ko sa inyo yung Manila as of today, di ba? So, kita-kits tayo sa bahay. Let's go! 8:01 PM. Whoop! Teleport lang tayo, no? Kanina galing tayo ng Luneta, tapos ngayon biglang dito na tayo sa bahay. So, yun o, no? Safe and sound naman ako naka-uwi. Ayan, nakakapagod. Nasakit ang aking buong katawan. My God! Mga kaloko ang pinaggagawa ko para sa vlog na to, para sa inyo. Thank you! Ay! Okay, so teka, doon muna ang tubig. Yun, para mas maintindihan ninyo ang pinagsasabi ko kanina regarding sa City Beautiful Movement, eto, nag-prepare ako ng isang visual aids. So, sit back, relax, kinig tayo ulit. Let's go! Okay, goods ba tayo dyan? Goods! Goods tayo dyan. Check pa natin yung drawing dito sa gilid, no? So, titignan natin po nung mapang to ay ang 1905 plan ng City of Manila, none other than Daniel Burnham. Okay, so basically, ang i-discuss ko dito ay ang summary ng City Beautiful Movement na umiikot sa principles ng hierarchy. As I've said before, di ba? Gamit ang mga civic centers or government centers as centerpiece. Okay? And then, function, which is primarily para i-convert ang City of Manila into the
Paris of the East, geometry, radial plan, and also uniform distribution ng land. Yan. So, na ang City Beautiful Movement, ng urban design niya, is dito nang gagaling sa Luneta. This is the Luneta compound. Okay? Tapos, ang geometry approach niya is palabas. Kung saan, doon na siya mag-radiate papunta sa mga special civic centers ng Metro Manila. One good thing of this City Beautiful Movement is yung respeto niya sa culture natin, kasi kasama sa program ng City Beautiful Movement ang preservation ng old city, which is ang Intramuros. Also, lastly, isa sa mga principles ng City Beautiful Movement is yung pathology. Pag pathology, ito yung cause and effect of diseases. Kasi historically, nung Spanish regime, wala tayong masyadong maayos na sanitation system, diba? Which is inayos ngayon sa pamamagitan nitong movement na to. Ang ginawa, nung nagkaroon ng cholera outbreak, which is yung epidemic natin dati, tinayo ngayon ang PGH. So, ang intention... Okay. So, itong PGH natin, tinayo na rin siya dati pa. Tagal na yan actually, nung American colonial, then noon. Okay, nahihirapan lang sa vlog na to, shit. Okay, so, ang PGH ito sinasabi na isa siyang American colonial architecture na nag-incorporate ng mga Filipino values, syempre. Pero, pinagkatalunan pa rin yun. Ay, hindi yung pinagkatalunan. Sinasabi, sinasuggest na pwede rin siyang isang Spanish colonial revival architecture. Siya talaga ng City Beautiful Movement na ito, eh pagandahin ang City of Manila. Pero syempre, lahat ng bagay may kapalit. Eh, yun nga yung sinasabi natin ng mga after effects niya or yung mga influences na dinudulot ng pag-cater ng mga Americans at yung paggawa nila ng urban planning natin, urban design natin. Ang tawag na term dyan, itong benevolent assimilation na to sa lingwahe nating mga millennial, no? Low-key, ang tawagin nga. Low-key na pagsasakop. Dahil dyan, malakas ang ating colonial mentality, tumaas ang tingin natin sa kanila, halos palitan na niya ang pinaka-identity natin mga Pilipino. So, ayun. Another way kung paano nila in-approach itong sinasabing benevolent assimilation na to is yung pagkakaroon ng fusion, kumbaga, in architecture, paano na-influence nila Daniel Burnham at William Parsons ang architecture nung panahon ng mga Amerikano. Gumamit sila ng isang way or ng isang style which gave birth to the Spanish Mission style, which is a fusion of two architectural styles merged into one para hindi tayo nagkakaroon ng alienation sa mga structures. Formally, ang tawag nila dyan is a Yankee architecture. Yankee, ito yung coined na term sa mga taga Amerika. Makikita natin siya sa architecture ng PNU. PNU, which is located somewhere here, and also PGH. We are back again dito sa real world, mga kaibigan, no? So sabahan niyo muna akong kumain ng pandesal kasi gugutom na ako ngayon. Siyempre, tawag tubig lang tayo, Pande Manila. Nakita natin kung ano yung two sides of the coin, sabihin nga natin ng gano'n. So may positive effect, tapos may negative effect siya. Nasa sa atin na yun kung paano tayo magsaside doon sa sinasabi nating positive effect and negative effect niya. Yung mga positive effect niya na yun, mapapansin pa rin natin hanggang ngayon yun. Kasi andyan pa rin yung mga structures natin, pinapatibay pa rin natin, and also part yun ng history natin bilang mga Pilipino, di ba? On the negative side naman, mga kaibigan, mga classmate pala, ano? Binigyan kasi tayo ng isang event na nag-deprive
para bumawi tayo or para kilalanin natin yung mga sarili natin bilang mga Pilipino, di ba? Ang ginawa ng mga Spanish, ang mga Espanyol binigay tayo at binenta tayo kaagad sa mga Americans, di ba? Nung mga time na yun, hindi pa tayo masyadong nakakabawi, hindi pa tayo ang gulo-gulo pa ng sistema natin, hindi natin alam paano magsisimula. Parang breakup lang, parang long relationship lang din 'yan, 'di ba? Na ang tagal-tagal ninyo tapos bigla kayo nag-break, tapos hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay kasi buong buhay mo siya 'yung kasama mo, 'di ba? Okay. Okay, in conclusion, no, mga kaibigan, sabi nga nila, there are no ifs in history. Walang ifs, walang paano kaya kung ganito, paano kaya kung ganyan. Ang magandang maging moral na lang natin dito sa pinaggagawa nating vlog is ano yung mga pwede nating pagkuhanan or ano yung mga pwede nating matutunan sa mga events na yun. Diba? Huwag nyo na akong kusimulan sa mga negative effect natin. Doon nagsimula yung pagkahilig natin sa mga American brands tulad ng Nike. Diba? Nike? Nike? Ano ba talaga? Nike? Nike? Yung bike? Bikey? Bikey? Anyway, bikey. Marami pa tayong dapat mga matutunan. Marami pa tayong dapat basahin tungkol sa mga bagay-bagay na yun. Andito ako para iparealize sa inyo na porket andyan na yung isang bagay, existing na siya, hindi na natin titignan kung ano yung mga cause and effect na mga nangyari noong ginagawa pa lang or nangyayari yung mga bagay na yun. Thank you sa pagsama sa akin kahit umuulan, di ba? Hopefully, maulit-ulit ang experience natin ito, no? So, vlog number 2 na tayo, mga kaibigan. Ngayon, magpapahinga muna ako kasi ang sakit-sakit ng katawan ko. Ewan ko ba kung bakit ko ginawa yun? Dahil syempre, love ko kayong lahat eh. Kaya ginagawa ko ang lahat para mas creatively maibigay ko yung mga ideas ko at maitapon ko sa inyo. Magkaroon kayo ng additional knowledge ngayong pandemic, lalo na ngayong World Architecture Day. So, hanggang sa muli, guys. At salamat, UAPSA. Thank you ulit sa opportunity na makapagpasikat na naman. So, mayroon ko sana kayong magpandesal, pero kasusunod na lang. No? Hopefully, magkita-kita na tayo. Magkapihan tayo sa next na pagkikita natin. Yan! Okay guys, dahil tapos na ngayon si Architect Ardell's kanyang talk. Gusto ko sanang i-take yung opportunity na to para aminin na char. Okay, gusto kong kunin yung opportunity na to para i-thank at i-boast ang ating professor na si Architect Ardell Castaneda and you co-represent dahil sa approach niya sa vlog natin ngayon. Maraming salamat po. Imagine taking the time to bike around Manila despite this weather ngayon. Sobrang maulan, tapos syempre pandemic pa, so sobrang hassle. Pero gusto niyang ma-explain sa atin in a creative way para mas matutunan natin yung sinasabi niya, diba? Sobrang grabe, kudos to you, Architect Argel. Ako kasi, personally, I don't have the time to go out, lalo na ngayon pandemic. I don't have the time to go out. Basically, hindi ko nga rin alam kung ano yung current situation ng mga places ngayon. Pero dahil sa tour ni Sir Argel, dahil sa tour ni Architect Argel, marami akong natutunan. It feels really good to be able to witness the current situation sa mga places ngayon at sa mga areas. Parang nagkaroon tayo ng virtual tour ngayon. Maraming salamat talaga, Sir Argel. Content-wise, since I am just a student, maraming akong natutunan. Marami akong nag-discover, lalo na yung history ng plan ng Manila. Sobrang
mind-blowing at sobrang satisfying kasi meron na lang mga panibagong knowledge na papasok sa ating big brain. Maraming maraming salamat sa pag-share po ng inyong big brain sa amin. Wala akong masabi, basta maraming salamat po talaga. Sa susunod na vlog, Architect Argel, vlog number 2. Guys, second speaker tayo! Okay, excited ba kayo? Kasi ang ating second speaker ay graduate ng Bachelor of Science major in Architecture sa Far Eastern University. Isa siyang Principal Architect, Urban Planner, at saka Environmental Planner. Tapos ngayon naman nagtuturo siya sa National University bilang isang professor sa College of Architecture. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung anong ibig sabihin ng urban planning. Kung ano ang misconceptions ng mga tao sa urban planning, kung ano ang importance ng urban planning, at kung ano ang thoughts nito dito sa Pilipinas. Okay, excited ba kayo? Kasi let us all welcome Architect Jean Lambert Ramirez Giron, UAP, NAMPAP, PIEP. Hapon or magandang umaga sa inyo mga estudyante ng National University College of Architecture. So, ako si Architect Jeboy, isa rin akong professor sa College of Architecture ng NU, okay? And usually, I handle either building utilities, building tech, or I also handle planning classes, okay, sa school. So, ano ba ang topic na pag-uusapan natin ngayon, okay? We are going to talk about environmental planning as an allied profession sa architecture. Kasi, when you say allied profession in architecture, architecture kasi ang alam natin is yan yung aspect na nagde-design tayo or nagko-construct tayo ng buildings, okay? Ang environmental planning kasi, ito ay tinatawag nating allied profession, meaning hindi siya talaga yung regular na service na ino-offer or pina-practice ng isang architect, okay? It's either specialization siya ng isang architect or kung hindi man siya ini-specialize ng isang architect, ito ay isang aspect or isang profession na tumutulong or nagko-complement sa practice ng isang architect or sa practice ng architecture dito sa Pilipinas. Kaso ang problema, marami pa rin nalilito. Kung ano bang pinagkaiba ng environmental planning, urban design, marami pa rin kasing nagtatanong or nagtataka. Ano bang difference nitong dalawang ito? So, yan yung pag-uusapan natin today. Okay? Actually, nung nag-start ako mag-aral ng urban planning, hindi ko alam na urban planning pala siya. Kasi ang akala ko pag nagsabi ka ng urban planning, yung para ka naglalaro ng Sim City, yung nagtatayo ka ng mga buildings, okay? Tatayo ka or magde-design ka ng city, dito ka maglalagay. Okay guys, actually, isa itong trivia. Ang Sim City, ang creator na noong 1989 nga. Ang creator na noong 1989 na si Will Wright. Ang plano talaga nun, supposedly, ang SimCity ay isa lamang architectural simulation. Pero after 2 years ng pagmamanage ng SimCity, na-realize nila parang mas entertaining pala yung pag-control ng mga tao. Maliliit na tao dun sa game kaysa sa pag-design lang mismo ng mga bahay, mga building, ganun. Pero nung binago niya yung game na yun, yung nilagay niya ng mga tao, yung pagkakontrol ng mga tao, hindi niya pa rin tinanggal yung architectural elements. So, design ka ng city, dito ka maglalagay ng kulay, dito ka maglalagay ng park, dito ka maglalagay ng open space, dito ka maglalagay ng mga residential buildings na magaganda, dito ka maglalagay ng resort, okay? Medyo na-scam pala ako doon, oo. Kasi nung nag-aaral ako ng urban planning for the past years na, okay, nag-aantay talaga ako ng panahon na mag-design ako, okay, ng city kasi from building to SCP, di ba? Pero parang ang taas ng level up agad ng practice ko rin as an architect kasi hindi lang building ang ginagawa ko. Isang buong syudad or city ang ginagawa ko. All this time, akala ko yung urban planning, para siyang Sim City, yung naglalaro-laro ko, nagpepwesto-pwesto ka ng building dito, tapos dito magpepwesto ng kalsada. Hindi pala ganun yun. Okay, so nung nag-aaral ako yun ng urban planning, sama ko kasi for the longest time na nag-aaral ako ng planning, tagal kong inaantay na mag-drawing ako. Na-shock na lang ako na isang araw may nag-open up sa akin na teacher ko sa UP na ang urban planning pala, it is less graphical. Hindi siya yung ini-expect ko. So sabi ko, hala, na-scam ako. Okay? So ano, nag-quit na ba ako? Hindi actually. Kasi nagkaroon ako ng mas malalim na appreciation kung ano ba talaga ang urban planning or environmental planning. Okay? Doon ko na-realize na
isa pala ito sa mga profesyon, okay, na gusto kong i-practice. Bakit? Mamaya malalaman ninyo. Punta muna tayo sa definition, ha. Pag sinabi nyo kasing environmental planning, maraming nalilito dyan. Ano ba yung environmental planning? Pareho lang ba yan ng urban planning? Or magkaiba sila, okay? Pareho lang ba sila ng urban design or magkaiba sila, okay? To be honest, okay, pareho lang naman ang environmental planning sa urban planning. By definition, it's just the same, okay? Kasi pag sinabi mong urban planning, urban means city, okay? City planning, okay? Kaya pag pumunta ka sa ibang bansa, iba ang tawag nila sa urban planning. Dito sa Pilipinas, ang tawag nila environmental planning. Sa ibang bansa, ang tawag nila town and country planning. Sa ibang bansa, ang tawag nila urban and regional planning. Sa iba, human settlement planning. Marami, okay? Sa iba't ibang countries na mapupuntahan nyo, sa buong mundo, may iba't iba silang tawag dyan. Pero dito sa Pilipinas, kaya nila tinawag na environmental planning. Kasi sabi nila, urban planning. So, ibig sabihin, ang pinaplano lang natin is cities, di ba? Yung mga highly urbanized areas. Actually, hindi. Okay? Kasi, kaya siya tinawag na environmental planning because we are not only planning for the cities, because we plan for the whole or the totality of the environment. Anong ibig kong sabihin dyan? We are not only planning urbanized areas, we are also planning for rural areas. Ibig sabihin, yan yung mga lugar na nasa laylayan or mga nasa probinsya na hindi masyadong urbanized. Tapos, bilang urban planner or environmental planner, trabaho natin, isipan ng solusyon kung paano sila magiging prosperous or paano sila magiging developed para from a rural setup, maging urban din sila, okay? Or highly developed din sila kasi lahat naman tayo gusto maging highly developed, di ba? Yung lugar natin. Kasi pag highly developed ang lugar natin, syempre, maliban sa kompleto ang services, okay, kompleto yung amenities natin sa paligid, okay? Kaya kung mapapansin nyo, pag nandito tayo sa city, highly urbanized area, pagbaba mo ng bahay mo, lahat within your reach. Pero pag pumunta ka sa probinsya, kailangan mo pang tumawid ng isang bayan para lang mapuntahan or ma-access yung isang service. So, medyo hindi siya accessible. Hopefully, at magkaroon na rin ng highly developed na lugar ang rural areas. Pero sana, syempre, mamaintain pa rin ang ating natural resources. So, dahil ng mga puno, mga forest, gano'n. Kasi kailangan na kailangan din natin yun. Pero syempre, kailangan din natin na ma-develop ang rural areas tulad ng kung ano ang nararanasan ngayon ng urban places. Okay? So, medyo hindi siya accessible at hindi siya madali para sa mga tao na medyo kapos. Ano ba ang environment? Kaya sa tinawag na environmental planning dito sa Pilipinas. Kasi we both plan for the rural and the urban setting. Okay? We plan different kinds of environment. Kaya dito sa Pilipinas, tinawag sa environmental planning. Okay? Pero ang environmental planning ba or urban planning ay pareho lang din ba ng urban design? Actually, yung dalawa magkaiba. Okay? Anong pinagkaiba nun? Mamaya i-discuss ko sa inyo. Okay? So, ano ba ang environmental planning na kasi talagang inantay kong mag-drawing ako pero walang nangyayari, okay? So, anong napansin ko, okay? Ano bang definition niya? Ito according sa isa sa mga teachers ko noong nag-aaral pa ako sa graduate school, okay? Sabi lang, environmental planning daw is a deliberate, organized, and continuous process, naka-highlight ha, identifying different elements and aspects of the environment. Kasi tayo bilang architects, ang pinapakialaman lang natin palagi is yung physical aspect ng environment. Okay, physical, yan yung nakikita or nahahawakan natin. Katulad ng mga buildings, okay? Katulad ng mga kalsada, sidewalk, etc. Those things, okay? Physical or infrastructure. Pero may mga bagay tayong na-overlook na kailangan nating i-consider sa pagpaplano kasi we are not always planning for the physical aspect lang ng isang syudad. Maraming aspect ng isang city na dapat natin consider. Katulad ng social, ng economic. Kasi pag sinabi mong social, ito yung aspeto ng pagpaplano ng isang city that pertains to the people. Okay? Siyempre, madaling magsabi na, oh, maglagay tayo ng hospital dyan. Oh, maglagay tayo dito ng mall. Oh, maglagay tayo dito ng park. Ang tanong, ano ba or sino ba yung pinagde-designan mo? Siyempre yung tao. At bilang urban planner, siyempre dapat alamin mo at kinalanin mo kung sino-sino yung mga tao na bumubuo dun sa isang lugar. Kaya bilang urban planner, aaralin mo at kikilalanin mo yung mga tao na present sa lugar na yun. Bakit? Kasi siyempre, propose ka ng propose ng project. Mamaya, yung ipinopropose ng project ay hindi naman pala nila accepted. Mamaya, naglagay ka dyan ng
tawag dito ng factory. Yes, it symbolizes industry. Talagang kikita yung sa nilagay mong factory dyan kasi magbibigay yan ng maraming trabaho, magbibigay yan ng maraming opportunity sa tao. Pero tignan mo muna yung profile ng mga tao doon sa lugar. Mamaya maraming matatanda at bata doon sa lugar na highly vulnerable sa hazard ng mga industrial facilities na pwede silang magkasakit. Kaya hindi yun maganda. Diba? Kaya kikilalanin mo kung sino yung mga tao doon sa lugar. Mamaya, lagay ka ng lagay ng factory ng sabon. Tapos, wala naman palang tao doon sa city or doon sa municipality na may kakayahan or may kagustuhan na gumawa ng sabon. Hindi rin nila magagamit yan. Kaya aaralin mo yung mga tao. Aaralin mo din yung economic condition ng lugar. Ano ba yung pumapasok at lumalabas na pera? Maliban sa pera, ano ba yung mga resources na available doon na pwede mong gamitin para magkaroon ng income and resources yung isang lugar? Kasi hindi lang palaging pera ang pinag-uusapan natin dyan. We also have different resources na pwedeng i-consider as asset. For example, land or lupa is an asset. Okay? Na pwede gamitin sa maraming paraan, hindi lang para tayuan ng mall, hindi lang para tayuan ng factories. Kasi for example, ano bang pwedeng maging purpose ng lupa? It can be an open space. Ano ba ang benefit ng open space? O, paano mo malalaman yan? Siyempre, aaralin mo yung environment. Kasi for example, yan ang nawawala sa Maynila. Kasi ninyo, medyo kulang or wala tayong open spaces. Bakit? Kasi punong-puno na tayo ng buildings and settlements. So just in case magkaroon ng sakuna or ng bitron, saan pupunta yung tao? Okay? E kung titignan nyo at aaralin nyo yung tao dyan sa Metro Manila, ang daming tao sa Metro Manila, tapos high density yung mga development, wala ng open spaces. In case magkaroon, okay, ng sakuna, saan sila pupunta? Diba? Wala, diba? O, kaya land is also an asset, okay? Tapos ano naman yan, may political aspect. Paano ba yung political aspect? When you say political, hindi yan pamumuliti ka na maninira ka ng tao. Oo. Ang pag sinabi mong political process, meron tayong sinusunod na sistema para magplano. Kasi hindi porket gusto mo, halimbawa ikaw yung urban planner or ipagpalagay na natin ikaw yung mayor, porket gusto mo, eh ipapa-implement mo agad. Siyempre hindi pwedeng ganun. Hindi naman tayo diktador, di ba? So when you say political, it must undergo a certain acceptable na process na pag nag-propose ka ng project, okay, tatanggapin siya ng tao. Kasi pag hindi siya tanggap ng tao, anong mangyayari? Hindi rin siya magagamit at hindi rin siya magugustuhan, okay, nung mga taong pagsisilbihan dapat nung pre-proposed project. So magiging useless siya. Hindi pa natatanggap hanggang ngayon eh. Sakit. Tanggapin mo na ako. Char, let's continue. Okay, kaya dumadaan yan sa iba't ibang proseso. Marami kang i-consult internally sa inyo and externally sa labas, yan yung mga tao. Okay? Kaya nagustuhan ko pong urban planning guys. Bakit? Kasi hindi lang siya nagde-design eh. Kasi yung pinag-iisipan mo or yung mga kilos or decision mo pag urban planner ka, hindi lang isa or dalawang tao ang nakikinabang. Buong syudad, marami. Okay, kaya doon ko nararamdaman na, ay, shucks, di ba? Napaka-significant pala ng practice ng urban planning kasi ang dami mong taong natutulungan. Yan yung gusto ko about urban planning, okay? Kasi ang dami kong taong natutulungan, ang dami kong taong napagsisisihan. At bilang Pilipino, syempre, isang karangalan or honor sa akin na makatulong sa kapwa ko Pilipino, okay? Kaya nga ako hindi nagtrabaho abroad. Yan din yung pangarap ko kaya ako nag-ARKI para makatulong din ako sa Pilipinas kasi alam ko na kailangan tayo ng Pilipinas. Sana yan din yung maging goal nyo sa buhay. Okay? Hindi nagtrabaho abroad eh. Kasi gusto kong mag-serve sa mga kapwa ko Pilipino. Okay? So, paano ka magpaplano? You know, determining their present state and interaction. Kaya nga aaralin mo yung present na condition and in a present na state ng isang bagay. Okay? Tapos, ayun, projecting them in the concert throughout a period of time in the future. So, ibig sabihin, aaralin mo yung existing condition ngayon, tapos ipoproject mo kung ano yung pwedeng mangyari sa future, okay? Tapos pag nalaman mo kung ano yung existing condition ngayon at pwedeng mangyari sa future, bilang planner, ano ang set of action or strategy ang gagawin or ipapa-implement mo para makinabang yung tao? Yan actually ang environmental planning. So mamaya kasi, propose ng solution. Ang tanong ba, yung solution ba ay tama? For example, isang problema ng Metro Manila.
traffic. Tama ba na ang solution palagi natin is road widening? Okay, syempre hindi. Okay, bakit? Kasi tingnan nyo, road widening tayo ng road widening. Pero kung titignan mo, ang Manila, okay, ang Manila ay top 2 sa pinaka-traffic na city, okay, sa buong Asia, okay? Tapos kung titignan mo ha, ang Indonesia, nasa top 10 lang. Pero kung titignan mo ha, mas maraming population ang Indonesia kaysa sa Maynila, okay? Or ang Jakarta sa Maynila. So, problema ba yung dami ng tao? Okay. Kasi, okay, nagmamatter parang yung pagpili. Parang nagtingting ako doon sa traffic kasi nung may pasok pa, share ko lang ha, nung may pasok pa, kailangan mag-alat ako ng 2 hours sa biyahe ko or 3 hours kasi grabe, lalo na nung nawala yung LRT, umabot ng 4 hours, 4 and a half hours yung biyahe ko papunta ng National University. Na which is sobrang hassle, 'di ba? Kung siguro meron tayong magandang pagpaplano sa ating lugar, siguro hindi tayo makakaranas ng ganito. Yung traffic, yun yung pinaka nilareklamo dito sa Pilipinas. Whew! Grabe. At pag-isip ng tamang solusyon, okay, para sa isang problem, okay? So, paano ka makakakuha ng tamang solusyon para sa isang problema? Kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag ng urban or environmental planning. Kasi bago tayo mag-build, dapat mag-plan na. Build, plan. Bago natin i-execute. Okay guys, remember this. Remember this chant, okay? Build. Ay, mali. Mali. Okay, take two. Remember this chant. Plan, then build. Never forget to plan, and then build. Okay? Eh, sabi nga nila, di ba, ang taong nagmamadali, nadadapa. Ganon din pag hindi ka nakapagplano. Okay, guys. Huwag na huwag kayong magmamadali para hindi kayo masaktan. Pagplanuhan muna natin yung mga bagay bago natin i-execute. Kasi sabi nga nila, di ba, ang taong nagmamadali, nadadapa. Ganon din pag hindi ka nakapagplano. If you fail to plan, you plan to fail. That's why we plan first before we build. Okay? Kaya yan pala ang urban planning. Okay? Unti-unti ko siyang na-appreciate. Ganon pala. Kaya pala walang masyadong growing. Kasi, tawag dito, ang urban planning pala is pag-iisip ng solusyon. Okay? Hindi lang siya pag-drawing at hindi lang palagi drawing ang solusyon sa isang problema. Yun yung nagustuhan ko sa environmental planning. Okay? Kasi ang laki-laki ng impact sa tao. Okay? So, yun. Tapos ano pa? What is environmental planning? Another definition. Ayan, inaalam mo, okay, yung existing. It's a multidisciplinary art and science, analyzing, specifying, clarifying, harmonizing and regulating the use of land and water and other resources. Okay? Kasi ano bang objective natin? Magkaroon tayo ng sustainable na community later on. Ano ba ibig sabihin ng sustainable community? Or ano ba ibig sabihin ng sustainability? When you say sustainability, ito yung kakayahan ng isang bagay na maipasa mo pa sa susunod na henerasyon without compromising the needs ng present. For example, yung lupa, okay, sa katubig. Mamaya, kakagastos at kakagamit mo ng tubig ngayon, anong nangyari? Okay? Na-contaminate yung tubig, naubos na yung tubig. Sino na lang or ano na lang ang gagamitin ng mga apo at anak ninyo sa future pag halimbawa, wala nang magandang quality ng tubig available doon sa Metro Manila. Kaya bilang urban planner or environmental planner, pinaplano rin natin kung paano gagamitin yung mga existing resources natin para hindi siya maubos at masira, para masustain natin siya sa susunod na generation para yung mga anak ninyo at mga kaapu-apuhan ninyo ay hindi na compromise, okay? Sa mga nakita pakinabangan natin ngayon, wala rin yung pinagkaiba sa heritage. For example, we have built heritage sa paligid natin, okay? Kayo nakikita nyo ngayon yung mga heritage houses, pero paano later on pag nawala lahat yan or sinira lahat yan at naging mall, naging condo, di ba? Unfair naman sa susunod na generation. Kayo nakita nyo, yung susunod na generation, hindi nila man na-experience makita yun, sa libro na lang nila na-appreciate yun. You're being unfair to the next generation, okay? Unfair naman kayo sa apo ninyo, unfair naman kayo sa mga magiging anak ninyo.
nyo kung hindi nyo mapapa-experience yung mga bagay na na-experience din. And that is what we call sustainable development or sustainability. Bilang environmental planner, it is our objective to design cities and municipalities to become sustainable para may maipasa tayo sa susunod na generation. Kaya anong solusyon diyan? Kailangan makaisip tayo ng tama at angkop na strategy or solusyon para sa mga cities and municipalities natin para hindi ma-compromise yung existing na resources natin. Okay? So, yun. Ising pa ba kayo dyan? Huwag niyong tutulugan ha, para hindi kayo iniiwan. Yun. So, pag nagpa-practice ka kasi ng environmental planning, yes, it is a technical and political process. Kaya nga guys, oh, ito, these are actual pictures of me attending meetings and coordinating with other consultants. Wala rin siyang pinagkaiba sa architecture, to be honest. Kasi in architecture, you coordinate with engineers, you coordinate with other professionals. Sa urban planning, ganun din. You coordinate with different types of professionals. Actually, mas marami nga sa environmental planning eh. Bakit? Kasi meron tayong specialist sa land, may specialist tayo sa water, may specialist tayo sa soil, may specialist tayo sa air, may specialist tayo for social development, may specialist tayo for cultural heritage, may specialist tayo for different aspects of planning. Okay? For example, meron akong mga kakilalang specialist on indigenous people, okay? May mga kilala akong specialist on gender and development, okay? May mga kilala akong specialist on law. May kilala akong mga specialist on housing, okay? Sa mga informal settlements, maraming klase ng consultant, okay? Kang ma-encounter. Kaya ang kagandahan din ng urban planning, kaya ako siya nagustuhan kasi nga, dahil sobrang dami ng taong nakapaligid sa akin at sobrang dami ng taong nakakausap ko, may it be tao na may mga PhD or master's degree at Santa Maria lisensya, hanggang dun sa pinaka-marginalized yung isang housewife sa isang informal settlement, mga squatters kung tawagin, let's not call them squatters, ISF or informal settler family sana ang tawag natin, no? Okay? To those level ng tao. Nakukuha mo kasi yung wisdom, hindi lang knowledge eh, wisdom, okay? Ng mga tao sa laylayan at yung mga tao dito na mas nakakaalam. Tapos bilang urban planner, na pag-meet halfway mo yung knowledge na yun, kaya lalo mong na-appreciate at naiintindihan yung sitwasyon. Kaya ako bilang urban planner or ikaw in the future bilang urban planner, magkakaroon ka ng idea kung ano yung magandang solusyon para sa isang city or municipality kasi hindi pwedeng magbigay ka agad ng isang solusyon sa problema nang hindi ito kinukonsulta sa ibang tao. Kasi nga, planning is a political process. It needs to be consulted to different people who will be benefiting, okay, those projects. And yan yung public, okay? Pero syempre, ang problema sa public, they are not academically equipped as planners. That's why you have consultants. That's why you always talk, you always consult, you always have meetings with other people, okay? Para yung gusto mo, okay, at yung gusto nila, okay, tapos yung gusto nung isa, nung gusto nung isa, mapag-meet halfway natin, tapos ano bang magandang solution? Tapos pag meron na tayong magandang solution, hindi pa natin agad i-implement yan. Kukonsulta pa natin yung tao, kakausapin natin sila. Tanggap niyo ba to, gusto niyo ba to, or hindi. Kasi pag hindi nila tanggap yan or hindi nila gusto yan, kahit maganda yung idea, hindi nila yan magagamit for me. Enjoy. That's why political process to secure the next generation. Okay? So yan, may proseso tayong sinusunod. Katulad yan, yan yung planning process na tinatawag. Okay guys, hindi nyo pwedeng kalimutan ang pagpaplano. Tandaan nyo yan, laging magpaplano, okay? Kasi isa siyang pinakamahalagang proseso ng pagde-design. Project, okay? So meron tayong limang sector, yan na yung nabanggit ko kanina, yung social, economic, the environment, infrastructure or physical, and institutional or political, okay? Napakaraming sectors and sub-sectors ng urban planning. Kaya ang dami niyong pwedeng specialize, ang dami niyong pwedeng tao ma-meet or makilala, at ang dami niyong pwedeng matutunan, okay? Kaso maraming nagtatanong, pareho lang daw sila ng urban planning at urban design? Pareho lang daw ba sila? Actually, hindi, okay? Kasi pag sinabi mong urban planning, it involves
policies, okay? Shaping our environment policies. Okay, ano ba yung mga policies? For example, kayo, meron kayong building code. Yung building code ay batas. May mga policy na nakalagay dyan na sinusunod ng mga architects. Yung mga policies na yan actually ay ginagawa ng mga environmental planners. Okay? So, it is less graphical pero more on policy. Okay? Oh. Tapos, pag sinabi mo namang urban design, okay? Oh, kaya pag ganyan, urban planning, more on land use, mag-i-instruct ka lang, ito yung mapa. Saan yung residential, saan yung commercial, o saan yung institutional, tapos gaano kalalaki yung building dito, mamaya sabihin mo dito, ah, dito dapat hanggang 3-story lang ha, bakit? Kasi according sa consultation ko with our disaster resilience expert, may fault line pala dyan, so hindi magandang maglagay ng matataas na building, okay? Kaya gagawin mo siyang policy, susundin ngayon yan ng mga architects and engineers. Pero pag sinabi mo namang urban design, it's actually different. You see, urban design, it is a the design of the public realm or the design of the public spaces. I-design mo yung park, i-design mo yung sidewalk, i-design mo yung kalsada, i-design mo yung bicycle lane, i-design mo yung, again, nabanggit ko na yata, yung mga parks and open spaces, i-design mo yung mga overpass, underpass na ginagamit ng tao. So kung ang architect, dini-design niya isang building, ang urban designer, dini-design niya yung labas naman, okay? Tapos, it is more graphical compared to urban planning. Kasi these are translated, yung mga urban design ideas, translated by drawing. For example, okay, maglalagay ka ng ano dito, ng arcade, saan mo ilalagay yung park? Yung park dapat nakagitna dito, saan yung mga lalakaran ng tao? Okay, gaano kahaba yung mga lalakaran ng tao para hindi sila mapagod, para hindi sila gumamit ng sakyan, okay? Para maging pedestrian-oriented area, okay? Tapos, anong styles ang gagamitin para dun sa isang lugar, para ma-preserve yung cultural value ng isang lugar, di ba? Tapos, tawag dito, saan ka maglalagay dyan ng mga elevated walkways, okay? Saan mo ipipwesto yung utilities para hindi siya maging eyesore? So, this is more on the physical design ng public spaces, yung labas. Kung ang architect sa loob, ang urban designer sa labas. So, magkaiba ang urban design at ang urban planning. It's urban planning more on policy. Okay? Batas, mga palisiya na sinusunod ng mga architects and engineers. Ngayon, pag nagpa-practice ka na ng urban design, syempre, hindi ka basta-basta pwedeng kumilos. Meron tayong mga policy na ginawa ng urban planners na kailangan mong sundin. Okay? So, yun. Magkaiba ang urban planning at urban design. So, huwag kayong mali dito, ha? So, sino bang pwedeng mag-practice ng environmental planning? Isa ka dapat registered and licensed na environmental planner, meaning may hiwalay na board exam yan. Tapos meron kang valid certificate of registration, tapos meron ka rin separate na PRC license, okay? Hindi enough na architect, meron hiwalay na board exam at license yan, okay? Kasi nakalagay sa urban plan or Environmental Planning Act, okay? Section 14, nakalagay dyan na bawal mag-practice ng isang tao unless, okay, meron siyang license as an environmental planner, okay? So, yun. So, yun lang. Maraming salamat. I hope nabigyan ko kayo ng insight or idea kung ano ba ang environmental planning. Okay? Okay. And sana in the near future, makonsider nyo siya as your specialization. Okay? Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Architect Kiron. Marami akong natutunan. Masasabi ko na isa ka rin, tunay na, big brain. W-O-W. Wow! Was the first word that my mind was able to extract. Grabe kasi in a short period of time, like 22 minutes, yeah, 22 minutes lang yun, na-explain sa atin ni Architect Giron lahat about environmental planning. And na-excite na ako agad. Kahit hindi ko pa natitake yung subject na yun, parang feeling ko nakatapos na ako ng isang subject. Grabe. 15 na ba ako? Pero syempre, meron pa talaga din ako about urban planning and design. Okay, wag na wag kayo malilito. Let's sa dalawa. Magkaiba sila. Okay? Okay, so recap lang tayo according to Architect Giron. Urban planning daw ay more on policies, mentality of the city. At saka, ano siya, hindi siya masyadong graphical. Tapos, we're in urban design naman, more focused siya sa aesthetics and function. At 3D siya, mas 3D, ganun. Okay? So, I really hope you guys were able to grasp the informations na binigay at chiller sa atin ni Architect Giron. Kasi
marami talaga akong tutunan kahit na hindi ko pa siya natitin. At maraming salamat po, Architect Kiron. Sana po maging professor ko kaya someday! Okay guys, dahil bumirang ako, gusto ko nang paulit-ulit. At paulit-ulit kong sasabihin sa inyo na dapat may natutunan kayo. Char! So, sana may natutunan kayo. Sana mabaon nyo ito hanggang sa makuha nyo yung subject nito. Sana mabaon nyo ito hanggang sa makagraduate kayo. Pilitin natin, okay guys? Laban lang! At sana maging crush na rin ako ng crush ko. Char! Okay, sana kayo rin. Kala nyo ah. Okay, so, sana ma-appreciate nyo rin yung effort, yung genuine time and effort na ibinigay sa atin ng ating dalawang speaker. Imagine nyo na binigyan nila tayo ng part ng kanilang big brain. Sana nadagdagan ng inyong big brains, okay? So guys, before we end this, please hit like, share, and subscribe. Oh, and di nasabi ko yun. Hindi ko kaya ayaw din ang sasabi ko yun. Pero guys, bullet, okay? I-feel ko lang sorry. Okay. Hi guys, so please hit like, share, and subscribe, and turn on your notification bell para maging updated kayo sa aming next vlog. Wow, next vlog! Maraming salamat sa susunod na event, sa susunod na vlog, sa susunod na ating pagkikita. Maraming salamat. Bye! Hello everyone! Charging of UAPSA National University Board of Officers. The office which you have been elected is one of dignity, importance, and service to the community. In accepting the office, you undertake a responsibility which is not to be assumed or carelessly discharged. You are hereby charged with serious and resolute duties and responsibilities. Furthering the objective of the United Architects of the Philippines Student Auxiliary. With the Constitution and Pacto, together with the applicable policy manual of the UAP, as your guide, you must be ready to exercise the functions of the office which you are entrusted. Furthermore, you are charged with governing according to the laws of the under which law every individual who wishes to speak shall be heard. Toward the end, that every matter considered, the best of opinion shall prevail through the express will of majority and best of others. Do you accept the charge? Yes. Andrea? Yes. Yeah. So, Vice President for Area B, Earl Kitlong, they are now ready to take an oath of office. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name. I Mara Santiago. Having been elected to the position of state your position. To abide in all honesty and integrity. To the best of my ability. The best of my ability. The duties that I shall perform as the United Architects of the Philippines Student Auxiliary. That I shall uphold and protect. That I shall uphold and protect. The Constitution and bylaws of the organization. The Constitution and bylaws of the organization. The laws and legal order of my country.
Conduct myself. In a manner befitting a good and true aspirant. To the profession as to bring honor and prestige to the organization. Of furthering the purpose of the organization. In advancing the interests of the profession. Which we are dedicated. And that I take this pledge. Without mental reservation, or purpose of evasion. So help me God. Congratulations to the newly inducted chapter officers.